So, hello guys! What's up? I'm back! It's Prizzy Ruby, guys! So, na-miss nyo ba ako? Because, well, actually, na-miss ko talagang mag-vlog. It's been a long time na hindi ako nakapag-vlog, guys. It's because a bit busy sa work namin ngayon as a farmer dito sa Poland. So, I'm enjoying my work. So, isi-share ko po sa inyo ang work dito sa farm. Ayan. Nag-work po ako ngayon sa strawberry farm. So, itong video na to, ginawa ko para kahit papano yung mga gusto mag-apply papunta dito sa Poland as a farmer, magkaroon po kayo ng idea kung ano ang work sa farm. Kasi ang strawberry farm is not just harvesting. Kasama po dyan yung sorting, cleaning, and other part na kailangan gawin dito sa farm. So, kung bago pa lang kayo sa bahay ko, please don't forget to subscribe, like, and please leave some comment para updated kayo sa aking mga video. Enjoy watching! Ayan nga guys, ito po yung farm na papasukan namin. This video po, ayan, gumala pa lang kami na masyal kasi kadarating lang po namin from Hong Kong. So, tomorrow pa yung start namin. So, yan po yung farm na papasukan namin. Ayan po. So, ayan nga guys, yan po si Madam Mylene. Ayan, kung nakikita nyo po yung kanyang winawagayway na bakal. Yan po yung isasabit sa bawat linya. Kasi yan po yung magsisilbing parang handle ng mga hose na isasabit. Ayan, nakikita nyo po yung preparation. Ayan po guys, tinor po kami sa farm para makita namin yung trabaho po nila. Ayan po kami. So, ayan guys, this is Dorothy. Yan po yung kaninang winawagayway ni Ate Mylene na bakal. Yan po yung purpose niya. Ayan, isinasabit niya po sa bawat linya. Kasi yan po yung pagsasabitan natin ng hose. Ayan, pinaka-support niya po. Guys, ayan na po yung mga bakal na pinagsabitan ng hose. Yan po yung hose na magsisilbing paggagamitin sa pagdidilig ng mga halaman o ng mga strawberry. Ayan po siya. Ayan. Bawat paso, lalagyan mo po ng dalawang hose na yan kasi para pag inopen po yung water, automatic na po siyang magdidilig by itself. Ayan po. Ayan, lahat po ng linya guys, nilagyan po namin. So, hindi madali ang trabaho sa farm. Pero, kung nag-i-enjoy ka naman at mahal mong trabaho mo, talagang easy lang siya. Ayan. Madali lang naman po talaga ang trabaho. Basta, isa puso lang po natin. So, ayan nga po yung sinasabi ko kanina. Ito naman guys, yung next step. Maglalagay po tayo ng lupa sa paso. Hindi siya lupa actually, it's coconut. Ayan, kung nakikita nyo po, nakagamit po ako ng gloves, ng jacket, at saka po ng sombrero. Kasi summer po yan, so medyo mainit. Kailangan po natin ng protection sa ating balat para hindi po natin ramdam ang super init. Kasi po kahit na merong bubong, ayan, ramdam mo pa rin po yung init. Kasi yung reflection, hindi siya reflection eh, tagos pa din po siya. So, ayan. Ako po yan guys. Yan, may belt bag din po ako para pag nagutom ka, meron kang mapaglagyan ng candy, paglagyan ng cellphone, ayan. Kasi mahilig ako magnakaw-nakaw ng videos. So, ayan. Ayan po yung sinasabi kong host, lalagyan mo po ng dalawa bawat paso. So, ayan. So, yan na po yung sinasabi ko kanina guys. Tapos na po kami maglagay ng lupa or ng coconut sa bawat paso. Ayan po yung kabuuan. Ayan, kung nakikita nyo, lahat po ng paso ay meron dalawang hose. Kasi po, mas maano po yan pagka nagdilig. Kailangan, yung swabe lang, hindi over water, hindi rin po kulang sa water. So, ayan, kailangan maayos din po yung paglalagay mo para hindi tagas. So, ayan na po. Pagkatapos natin maglagay ng paso, ayan, it's pagtatanim naman. Ayan guys, nagtatanim po kami. Yan po ay galing sa freezer. It's frozen strawberry po. Ayan, may tubo na po siya bago namin itanim. So, mukhang lantang-lanta siya tingnan. Pero after 1 week po na ilaalagaan siya at dinidiligan, paganda na rin po yung kalabasan niya. Lahat po yan guys ang mabubuhay. Kailangan po kausapin po natin, masaya din po tayong nagtatanim para po maganda rin po yung tubo ng mga strawberry at lahat po sila ay mabubuhay.
Ayan, inabot po kami ng 1 week sa pagtatanim, guys. Kasi dosi lang po kami na employee dito sa farm. And 2 hektarya po yung farm ni boss. Ayan, guys. Na po sila after 2 weeks. Ayan, nabuhay na po silang lahat. As so far, maganda po yung tubo nila. May bulaklak na siya. Ayan, ang ganda-ganda na po ng mga aming strawberry. Kaya kailangan, guys, pag nagtatanim po tayo, palagi tayong masaya, nakangiti, para po yung outcome ng ating trabaho ay masaya din. So, ayan nga po sila, guys. So, ang lulusog, ang ganda-gandang tignan ng aming greenhouse. Ayan, buhay na po yung mga strawberry. We are so lucky, guys, kasi wala pong patay sa aming mga pananim. All are healthy. So, ayan nga, guys. Kung nakikita nyo po ang ginagawa ko po today, ayan po, nagtatanggal po tayo ng mga dry leaves. Kailangan po natin linisin ang bawat puno ng ating plants or strawberry plants para po maganda yung pagkatubo niya. Kailangan tanggalin yung mga bulok, yung mga dry, yung mga extra-extra, kumbaga. So, kailangan malinis po yung puno niya para po walang kaagaw ang nutrients sa strawberry. So, ayan guys, nililinis natin ang mga kailangan tanggalin. So, kung nakikita nyo, ang linis-linis na niya. Kasi yan po, kailangan nating alagaan ng ating pananim para magbunga po siya ng maganda, mataba at pulang-pulang mga strawberries. So, ayan nga guys. Tingnan nyo si Rubita, oh. That's me. So, ayan na nga guys. Yung mga natanggal namin, mga bulok-bulok, mga extrases. Ayan, para po malinis yung bawat puno. So, bawat linya, kailangan po namin magdala ng cart. Ayan siya po. So, ayan nga guys, ito naman po yung ating gagawin. Kailangan natin i-separate yung flower sa kanyang mga dahon para po hindi tayo mahirapan sa pagpitas in case na dumating na yung time na tayo ay mag-harvest ng mga strawberries. So, kailangan po talagang gawin yan guys. Ayan po, watch it. Ayan nga guys, ang ginagawa ko is nagbubulaklak. Kung napapansin nyo po, yung string sa taas at saka yung belt sa baba, yung mga yan po ang nagsusuporta po sa mga strawberries. Yung string sa taas, ang purpose niyan is para makita mo at ma-separate mo ng maayos yung flower sa kanyang mga leaves. Ayan, kung makikita nyo, ayan po, dinadahan-dahan ko siya kasi kung bibilisan mo ang paglalabas ng mga bulaklak, madali siyang maputol. So, sayang naman yung mga bunga niya. Tapos guys, yung nasa baba naman, yan yung belt. Siya po yung susuporta in case na lumaki po yung mga bunga, hindi po siya mapuputol at saka mas madali po para sa pag-harvest kung merong belt. So, yan po yung purpose ng string tsaka ng belt para sa mga strawberries po yan. Mas maganda kung yung jacket nyo is yung ganyan madulas. Kasi po, actually, yung kapag nagbulaklak, medyo makate yung dahon ng strawberry. So, kailangan naka-gloves para po iwas irritating na rin po ng balat sa masisela ng balat na kagaya ko po. Tsaka medyo mainit, kaya yung sombrero ko din po is kailangan yung matatakpan din yung mukha mo para iwas sunog sa face. So, ayan guys. Oh,
nyo, yung mga flower, ayan, nailabas ko na po siya. Naisiparate ko na po sa kanyang mga dahon. So, in case na mag-harvest po, mas madali na lang po ang ating gagawin. Ayan, guys. Ito na nga po. Kailangan natin itaas yung dahon hanggang dito. Ayan, marami na pong hinog, pero hindi pa po pwedeng lumitas. So, ayan. Ayan na po yung mga strawberry, guys. Ano na sila nakalabas na more. So, ito. Ang ganda po tingnan ng strawberry, guys. So, nalaki na po nila. Ayan, 1 month na sila. May hinog na po. Ayan, itinataas namin. Tsaka nagpuputol kami ng mga ganito, guys. Kasi pag nag-harvest, ayan, sa gabal po sila. Ang iba hinog na, yung iba maliliit pa. Ayan, ito po lalagay namin. Konting taas para masiparate yung bunga sa dahon. So, ayan. Ayan, ang dami na pong hinog. Lapit na kami mag-harvest. So, ito nga po, guys. Kailangan tayo mag-gupit. Gupit. Mag-gupitin natin yung mga nakalawit. Kasi, itong mga to, guys, kapag hindi mo ginupit, sasabi dito sa cart pag nagtikas. So, kailangan natin siyang kupitin. Ayan, mga pastagpas. So, kung napapansin nyo, ayan. Kilo. Ano yung bagay? Ano yung strawberry?